kasama kami, Mirna. Ang ganda po ng resort ninyo. Nag-enjoy kami. No, ang ganda eh. Oo. Diba? May video kasi sa labas, may video kasi sa loob. Tatlong palapag, no? May helipad. No, walang helipad. Joke lang yun. Joke lang yung helipad. Walang ganun. Baka hanapin nyo sa akin. Sabi rito yung guitar string daw. O nga, sabi ko sa Kumu ko kagabi, paalala nyo sa akin yung guitar string. Huli na ang lahat. Saan ako bibiling guitar string ngayon? 10:26 ng gabi. Dapat kanina nyo pinaalala sa akin, mga alas 3 ng hapon. Wala na. Kasi yung guitar string ko sa bahay, ano na eh. Kalakalawang na eh. Di ba? May nabibilang bang guitar string ngayon gantong oras? Check ko nga. Kahit lang check ko. Check ko kung meron. Bibili tayo. Guitar string. Uy, meron. Meron bibenta online, oh. Elixir, meron pala elixir. 400? Mahal naman. Oh. Yan. I'm interested in this item. Yan, okay na. Mapadeliver ako. Hindi, kasi mamaya mga bangga, magano ako eh. Pag-uwi ko ng bahay, baka magkumo ako, magpalta ko na string. Di ba? Magpalta ko string, tsaka magpalta ko ng huso. German! Ano sukat ng huso mo? Ha? Sukat? Ba't kumuha ka na naman ng collar? Sige, pasok mo nila kagad! Ha? Ang sipag mo, isang break, apat na collar? Ha? Pasok na natin kagad dyan. Gusto ko makakulap si Sam ng USA. Sam, ding 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 ding. Nandyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na bang iniiwasan ka, di na natuto. Sangiti mo lang at ako'y napapaamo. Alam nyo kanina, may nalaman ako. Kaya ma'am, I learned a new knowledge kanina. Oo. Na over, it's estimated na nasa 100 billion na tao na nabuhay sa mundo. Ever since na, yung, sa history na kaya natin balikan, iba, 100 billion na ang nabuhay na tao sa mundo. Oh, ano chairman? Alam mo ba 'yon, chairman? Oh, 'di ba? Oo. Oh. 'Di ba? 100 billion na ang taong nabuhay sa mundo. 'Di ba? Ang dami ng chairman, no? Kasama na yung mga nauna, yung mga na-deads na. Oh. Paano ko daw nalaman? Ano? Tropa ko si ano eh, Neil Tyson deGrasse eh. Kilala niyo yan? Yung favorite kong scientist. German, puro ka kasi ano eh. Anyways, yan. Tapos meron pa ako nalaman kanina. Gusto mo malaman, German, kung ano yan? Nahuli na yung tatlong tanga na hold upper. Yung nakamotor. Tatlong tanga yan eh. Iyak-iyak kayo ngayon. Maliwari siya po ako. Hindi namin lang. Ba't ko nagawa? Sampaling ko kayo ng helmet sa mukha eh. Ba't daw ako galit? Mga pangga, nasaksak na po ako dahil sa hold up. Oh, I've been stabbed 4 times. Kaya sa mga hold upper na yan, pwede ba makikaltok sa inyo? Malaki na hindi kayo maghanap buhay. May caller. Si Sam ng US of A. Hello, Sam! Hello? Hi! Ay, babae pala. Oh, akala ko lalaki. Hello po. Aray ko. Itang malaglag sa upuan. Ha? Sam! Hello? Oh my gosh. You're calling from what state of the USA? English to. Yes po. Where are you calling from? Like, do you can? Will you do? North California. You're calling from North California. Are you somewhere near Laguna Lake? Laguna Bay? Ano ba tawag doon? Laguna Lake?
Dito, sa Laguna. Ano daw? Walang tinatanong. Kailan ka pa na andyan? Ano na po, mga 8 years na. Kaka-8 years lang nung ano. So you went there when you were before 18, no? Opo. Napetisyon. Hinabol. Ay, opo. Kasi bago mag-18, hinabol. Nasabit lang po. Nasabit lang. Anyway, so you have your family there with you, huh? Oh my gosh, sobrang kinakabahan po. Gusto mo talaga yung feeling, no? Nakakaba. Bakit first time mo ba? Opo, first time ko po. Nag-call pa nga po ako dun sa, tawag dito sa career. So kasi nagkakaroon ng problem pag namatawag ako. Kasi first time ko talaga tumawag sa Pilipinas. Usually, I use Messenger or Viber. Ah, talaga? Aww. May jowa ka ba? May asawa? Kasi tagay ka na kasi gusto pong tumawag. Bakit? Anong meron? Ay, wala. Wala po tayo niyan. Wala kang jowa? Hindi ako sana ako ng advice. Wala po eh. Okay. Hindi ka kamali. Dito ka. Aww. Sige, ano mapaglilingkod ko sa'yo? Ayun po. Mangyayin ako sana ako ng advice regarding friendship. Kasi meron po akong best friend. More than best friend, actually, kapatid. Yung talagang extended family ko na siya dito since I got here. So, medyo nagkakalubuan kami yung mga nakaraang taon. Then, nung birthday ko, nag-reach out siya sa akin. Which is sobrang saya kasi parang ako nagkaroon ng peace of mind. Kasi bigla na lang kaming nagkaroon ng parang gap. So, ngayon po, parang gusto ko sana ulit mag-reach out sa kanya. Pero, natatakot ako kasi baka mamaya ma-reject ako. Like, baka masinto mo ako. Parang, alam ko, puro baka lang po. Pero, natatakot lang ako sa, pwedeng i-response niya sa akin. Pero gusto ko po talaga mag-make ng effort na maging okay ulit kami. Kasi, siya lang yung meron ako dito yung sandalan. Yung parang kasi every time na stress ako, siya lang yung nalalapitan ko, na-respecting din siya sa akin. Pero after nga po nung bigla na lang po kami nagkaroon ng parang na-cut off niya ako sa communication. Pero nire-reach out ko naman po siya every sa isang buwan, parang twice or thrice ganyan. Minsan hindi siya nag-reply, pero okay lang. Basta alam ko lang na siya, safe siya. Yung makita ko lang na online siya sa Instagram niya. Wait lang, lalaki to babae? Tao, buhay pa to, ganun. Lalaki to babae? Lalaki to. May gusto ka ba sa kanya? Wala po. Charotera! Kasi siya kasi yung naging sandalan ko dito. Hindi mo natao po, talaga as in, swear. Sobrang close lang talaga kami kasi... Oh, wait lang, question. Question. May question ako. Yes po. Oh. Ano po yun? May jowa ba siya? Wala po. Are you sure? Opo. Okay. I have a question for you. Ano lang? Ano po, I mean sobrang busy lang kasi parehas. Dahil nga, siyempre, bilang pangatanda, nagpo-focus kami sa mga individual goals namin. Parang ganon. A question, may tanong ako sa'yo. Ayun nga, parang... May tanong ako sa'yo. Eto, maging honest ka sa akin, ha? Okay po, sige. Okay. Promise, ha? Promise? Opo, promise. Ang bawal ligawan kanya bukas? Yes, po. May pag-asa ba siya? Dahil po yung nagkasama na kami, wala na po. Nakita ko na po kasi yung tunay na ugali niya. Kumbaga, we're okay to be friends and parang family, ganon. Pero hindi kami pwedeng maging kami. Okay, now I get you. So, you do not need to impose friendship eh. Okay. Now, let's go back to your problem. Sabi mo, natatakot ka na baka mamaya i-reject ka niya pa nag-BM ka. Tama? Opo. Like,
Well, kasi are we trying to solve a problem that doesn't exist? Nag-i-exist po talaga. No. Nawalan kami ng community. Hindi yun ang problema mo kanina. Sam, sabi mo kasi kanina, natatakot ka na baka pag nag-PM ka, baka masin ka lang, masin zone ka lang. Tama? We do not know the answer to that question unless you text him or you send him a message. Kasi lahat ng pwede mo sabihin sa akin. May pa-usap naman po kayo din. Oo. Ano kung hindi kanya reply? At least alam mo na ayaw kanyang kausap. Oh. But I want you to find it out yourself. And there's no harm. Kasi ganito yan. Ano? Alam mo, Sam, ang friendship kasi, you do not impose that to anybody. I know that, pwede ba ako maging honest sa'yo? Sige pa, go. Okay lang? Okay lang pa, go. Actually, wala akong pakialam kahit di okay sa'yo. Kaya nga po ako tumawag eh. Yan lang naman talaga. Pero ako naniniwala ko na gusto mo siya. You like him more than a friend. Huwag tayo magplastikan sa part na yan. You wouldn't be this anxious about a guy's reply to you. Diba? If it's just friendship. Kasi, but why would you care? Diba? Bukas. Kasi yung para sa akin po parang... No, wait lang. Patapusin mo ako. Patapusin mo ako. No? Sige pa. Oo. Bukas, may parada ng mga plastic sa Bay Area. Punta ka. Sali ka. Maniwala ka sa akin, Sam. No? Very, very evident that you like this guy more than just being friends. Alam mo sa sarili mo yan. Kasi tinanong kita kanina eh. May gusto ka ba sa kanya? Mm. Ang sagot mo was not an outright no. You have to justify yourself. Nagkasama na po kasi kami. Alam ko na ugali niya eh. Kaya no po. Eh pa pagpala bumait yan, gusto mo na. Now, with that in mind, eto ha, papayuhan kita bilang lalaki. Okay lang? Kaya lang? Joke. Ganito ano. Unang-una sa, baka mamaya, alam niyang gusto mo siya at ayaw kanyang bigyan ng false hope. Kaya he's trying to keep his distance. Kung kami nga, kung ako nga sa eh, ngayon mo lang ako nakausap eh, naramdaman kong trip mo siya eh, type mo siya eh. Siya pa kaya at matagal mo ng friends. Mamaya is just being nice, at yun lang paraan niya. Kaya, he'd rather not reply. Pero hindi mo ako mapapaniwala na friends lang kayo at yun lang. Naniniwala ako that there's some liking, di ba, from your part. Otherwise, you wouldn't be this anxious. May Holy Week ba sa Amerika, Sam? Sam? If I study law po yung sinicelebrate. Ano yan? Ano yung sinicelebrate? Ano yan? Easter Sunday. Ah, ibig sabihin like mo? Like yung holiday. May pasok pa rin kayo ng Thursday tsaka Friday? Ay, opo. Oh, hindi kayo double pay? Hindi po uso dito ang pahinga. Ay, hindi. Unfortunately, hindi. Ano ba yan? Dito may mga kasama ako, mga hindi pala nakalive nun. Tigas na mga eh. Pero nakita ka nga yung parang, I think, vlog yata yun na about sa outing nyo. Hindi, kasama naman company outing naman yun. Pero maraming kilala. Hindi sa opisina namin, ha. Mm-hmm. Ibang mga tropa ko na, ano. Ibang industriya, ano. Look. May iba po, may ibang hindi. Especially yung mga retail. Talagang open yung mga yan. Mm-hmm. Anyways, yun lang akin natin. Ganito, ano. Okay, here's my advice. Okay. Are you ready? Yes, ready. If the only issue you have right now is that baka mamaya pag nag-text ka, you're not gonna get any reply from him. That's mm-hmm. that's an assumption eh. That's you trying to solve a problem that doesn't exist. Kilala mo si Albert Einstein? Kilala mo siya? Apo. Sabi ni Albert Einstein, stupidity is when you are walking outside with an umbrella, walking for it to rain.
No, main point. You are trying to solve the problem. Hindi. That's okay, ulitin ko. Hindi ko rin nag-gets eh. Baka tayong dalawa, solve okay, natin. Stupidity is when you are outside, naputol oh. Chairman, English to. Hello. Pusang gala. Okay. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit naman ganun? Oh my God! Dan. Nandyan ka na naman. Tinututokso ang aking puso. Ilang ulit na bang iniiwasan ka? Di na natuto! Urat tayo, amen! Andiyan na siya ulit? Ano ba yan? Nagbalik pa. Isang ngiti mo lang. Ako kayo biglang na-cut off. At ako'y napapaamo. Hello? Hello? Nawala po kayo biglang. Nagsasalita po kayo. Hindi ko kayo masyado naintindihan. Biglang nagtututut. Pinagbintangan pa kami ha. Nagbalik kami line namin. Uy. Hindi. Kaya ganito. Baka po yung akin kasi I think may ano to. Baka may limit. Oh. Anyways. Sam, you know what? Ano yan eh? Tawag nito. Sabi ni Albert Einstein, stupidity is when you are outside walking around with an umbrella and waiting for it to rain. Ibig sabihin natin, you're trying to solve a problem that doesn't exist. Ano ba mga ngayon? Gusto ko po siya i-PM eh. Paano pag di nag-reply? Sagutin kita na, paano pag nag-reply pala? Because either of those two outcomes, diba? Either of those two outcomes ate, can happen. And you are never going to know what's going to happen unless you text him. At halimbawa, pag tinext mo siya, and then you will find out whether, diba, there's more to expect from his, diba? From the friendship he can offer or wala na talaga. Diba? Yeah. Pero, actually, nag-reach out naman po. Kaso, ano, tawag dito, parang hindi na kasi kagaya ng dati kasi nga nagkaroon nga ng gap. Yeah. Dahil, okay, now, yan ang pangalawang tanong ko. Yan ang pangalawang tanong ko. Because you said kanina, nagkaroon kayo ng gap. But you did not tell me, anong naging dahilan ba't kayo nagkagap? Ha? Ano po kasi eh, tawag dito, feeling niya kasi hindi ko na siya nabibigyan ng oras. Yung, kasi pag magkasama kami, like more on still work pa rin yung ano. Tapos gusto ka business. Rin ba niya? Pagpalagay mo? Wala po kong alam eh. Hindi ko alam kasi. Pag tinitreat ko po ng isang lalaki ng special, maybe yes. Pero kasi sa ano namin, parang ganun lang talaga siya eh. Kahit kanino naman, ganun din naman siya, mabait siya. May extra, ano lang, may extra pa-VIP treatment lang. Pero hindi naman yung masasabi mo na gusto ganito, pa niya. Sam, hindi, it's not my intention to be malisyoso. Ha? Hindi yun ang point ko eh. Aha, sure, go. Here you are, two people, trying to impose a friendship. Kasi yun ang pakiramdam ko eh. Parang you're trying to impose a friendship between the two of you. And yet, the two of you are so unwilling to reach out to make it work. Hindi naman ito gawain ng dalawang tao, magkaibigan lang talaga eh. Siguro po, let's say na ganito. Kasi every time na siya lang talaga yung nakakausap ko. Siya lang talaga yung kaibigan ko po kasi dito na nakakaintindi na kasing age ko. Kasi usually mga kasama ko sa work, mga ano sa akin, matatanda, mga matured na. I so kumbaga siya po okay, yung okay. Sa same vibes, ganun. Kaya nung parang hindi na siya nagpaparamdam, doon ako na-realize okay, na. Okay, ganito yan, okay? Mm-hmm. Una-una sa lahat, kung tumawag ka sa akin, sabi mo sa akin na, but Jackson, hindi na ako pinapos natin kong friend at natapos tayo doon. Okay na tayo eh. Pero para maging anxious ka, what's going to be his reply? Tinanong kita, gusto mo ba siya? Ang sagot mo sa akin wasn't a no. Ang sagot mo sa akin ay something else. No, ganito yan pa atin. No? And anyways, ayokong baka sabihin nyo, Jackson, palagawa ka ng issue.
Okay. Anyways, gets ko naman po. Nakuha ko naman po yung point niya. Let's drop that. Kaya nga po ako tumawag. I-PM mo, I-PM mo na lang siya. I-PM mo na lang siya at mangumusta ka. Pag di nag-reply, edi huwag mo ipilit sarili mo. Hindi rin man tama na dapat ipilit-pilit mo sarili mo. Tama? Yeah, totoo po yun. Di, huwag di, ka na lang, ano, mangulit. Diba? Mm-hmm. Pero totoo yan, pagka niligawan ka niya bukas, ayaw mo sa kanya? Yung totoo, ha? Hindi po eh. Hindi talaga. As in, hindi talaga. Oh, di, then kasi, ano, tawag dito. Then you shouldn't be anxious kung ano magiging reply niya sa'yo o hindi. Tama? Pero kasi po, di ba, parang to value friendship. Yes. Tama ka na, dyan. Na, yung pinagsamahan niyo. Yes, tama ka ulit. Sobra kasi, lalo na extended family ko po siya dito. Yes, like, tama ka ulit. But then again, you never impose friendship. Okay, gets. Kasi nandun tayo sa part na parang gusto mo i-impose eh. Hindi mo kailangan i-impose yan natin. Di ba? Mm-hmm. Okay po, thank you po. Feeling ko tatawag ka sa akin ulit next time at iba na yung estado ng inyong samahan. Balitaan mo ko, ha? Oh my gosh, hopefully, babalik yung friendship. No, feeling ko. Okay? Okay po, salamat po. Sige. Uy, regards ako sa mga ano, Filipino community, may ano dyan eh. Opo, kailan po ba kayo pupunta dito? We're waiting for you. Ang cardiac, iniintay ng ano. Anytime naman, pwede kang, gusto mo, mamaya lang, alis na kami. Yeah, first time ko po kasi tumawag and then ano, actually nag-call up nga ako eh. Para lang makatawag. Kasi mahirap ako pag-usap. Actually, matagal ka lang gusto tumawag. Pero ano, mahirap kasi. Oh. Salamat. Salamat sa pagtawag, ha? Po. Time. Regards, dalaw ka sa booth pag umuwi ka ng Pilipinas, ha? Ay, opo, sa December. Bala ko nga pong pumunta dyan sa station nyo. Dalaw ka mga December 26 para wala kami, ha? Huwag naman po. First week of December, I guess. Salamat sa pagtawag. Pwede na po ba ito kayo tumanggap ng bisita? Oo naman, ang dami nga bisita rito lagi eh. Ano po ba requirements? Wala. Wala. Hindi nyo kailangan magdala ng... Ah, kailangan ng ID. Hindi nyo... Siyempre kasama na yun, pero hindi nyo kailangan... Kasi iba ka lang na kailangan magdala ng pasalubong. Wala kayong... Masaya na kami nakikita namin kayo. Diba? Time is the most valuable commodity you can ever share with anybody. Panahon. Siyempre naman po. Salamat sa pagtawag. Yeah. Pero kung gusto nyo magdala, okay lang din naman. Salamat sa pagtawag. Thank you. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. German. 9:05 hanggang 10:49 nagsasalita ako. Ha? Ano? Wala kang balak magpahingain ako? Pero tawag lang po kayo na we still have next break. Oo. Ay nako. Sabi ni... Uy, tito salito ah. Ganun talaga, may mga taong nagdaan lang sa buhay natin at umalis. Dahil yun ang nakatadhana. In caps lock. Move on. Ganun talaga daw, chairman, no? Nakaka-relate ka ba, chairman? Di ba? Mukhang nakaka-relate si chairman eh. Oo. Di ba? Mukhang nakaka-relate eh. Count on you to be there. Oh. Ay nako. Kaya lang guys, oh. Papahinga lang ako. Tao po ako ah. Oh. Hindi po ako, ano, robot.
but you can still call me, di ba? Bawin natin yung mga gabi wala tayong caller, no? Na-miss ko yung mga gantong gabi, yung ang daming caller, no? Yung ang daming tumatawag sa atin, tapos nagkagulo dahil di makapasok. Ay, nako. Alright, 7001-7949 or 872-12429. Si Arthur Miguel sa kanyang awiting dito sa ilalim ng buwan. Ayan. Pangga, sa inyo mga talapitan ako yung lingkod ng pangalan ko, Papa Jackson, and in Metro Manila, we are number 106.7. In the Philippines, we are Energy FM. Pangga, pag mo sabihin radyo, sabihin mo, ha?